Importante dumidilat din kayo ng mata, ha? Hindi naman palibasa nakadilat na yung mata ninyo, eh hindi na kayo spiritual or naka-disconnect na kayo. At saka alam nyo, maganda rin na tumitingin kayo dun sa mata ng tao, lalo pag kumakanta. Kasi singing is conveying, di ba? You are connecting. Parang pag kinakanta mong ano, salamat, salamat, oh Jesus sa pag-ibig mo. Parang nag-join kayong dalawa, di ba? Nagpapasalamat tayo. Ganon. Oh, di ba? May story. Alright? So, yan. Tapos, ito yung four quadrants from the stage. Titingin ka rin dun sa malayo. Kasi yung iba naman dito lang nakatingin, ganyan, or nasa gitna lang. Kaya kami, di ba, pansinin nyo, yan, nakaganyan kami. So may nakatingin dun, doon, tapos doon. Tapos ikaw din, as worship leader, dun, reach out for those people na nasa likod, di ba? Lalo pag nagkukwentuhan lang. Yan, eh, tingnan mo silang ganon. O, ihinto yun, maniwala kayo. Diba? Tapos dito din, ganyan. Tapos doon din, ayan. Para makuha nyo rin yung attention nila. Number three, communicate. We engage our congregation by expressing your emotions, dynamics. If you are not skillful, you won't be able to tell your story well. You know, this is so nice, yung shinare ni Abe last week, last Saturday, na this is our story. We have a story to tell every time we stand in the platform. The songs, the lyrics of the songs that we're singing, it's a story. It's a story of love, of the love of God for us, our love for Him, di ba? Our worship to Him. So, paano natin i-communicate yun? Paano natin yun sasabihin, i-convey sa mga tao na, ah, you know, our God is good. He loves you so much. Diba? Na ang makilalang Panginoon ay nagbibigay ng lakas sa atin. You know, ang pag-ibig niya. How? How are you going to communicate your story to them? This is very important. Diba? So, mamaya, i-discuss din nila yung mga points na paano natin mako-communicate ng maayos yung ating story every time we stand in the platform. And number four, yung convey. Make our song understandable to someone. Ito, yun, ito tandaan nyo ha. So in singing, we connect, we communicate, we convey. We convey is making our songs understandable to someone. Nandyan na yung diction natin, yung enunciation natin, at saka yung rest. Alam nyo ba na yung rest ay may story ding sinasabi? Ha? That we don't always like, kunyari, merong biglang vamp, di ba? Yung tahimik na moment, tapos hindi ka naman titigil na, hallelujah, ha, 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 mga ganon. Di ba? So, medyo kailangan may rest din. Mararamdaman din ng tao yan, di ba? Na hindi sa lahat ng moments na tahimik or instrumento lang, ay dapat tayong magsalita. Actually, less is more. Hindi ba? Sa totoo lang ito, alam ko, shinare ko to datin kay, ano, sa worship leader. So sabi ko, oh, you don't have to speak all the time. Anong sabi ni, ano, Nico? Parang tuwang-tuwa siya, ay, salamat, Ate Jeck. Sabi niya, ay, salamat, na ganyan pala, hindi pala laging kailangan magsalita. Mag-exhort, diba? In between songs. Kasi parang, yun yung kinakabahan siyang masyado. So nung shinare ko to sa kanila na, ay, salamat, buti hindi na pala. Yes, you don't really have to. Kasi alam nyo, yung instrumento, yung instrumental part, you know, the Lord can speak. Hindi ba? The Holy Spirit can touch people. So, bigyan natin ng moment din yon. Ha? So, hindi sa lahat ng oras nagsasalita tayo. But we have to make everything understandable. So sa pagkanta, ito sinasabi ko to sa kanila na bigkasin muna, no, 'di ba? Pinapa ano ko sa ano? Especially yung mga Jesus, 'yan yung mga S sa dulo, as beds. O, kasi like, lagi nawawala Jesus. 'Yan, no. Kahit naman kami before dumandi naman kami diyan. Kasi mas ano siya pag Jesus. Mas maganda kung ibibigkasin niyo talaga every yung mga letters. And also, pwede rin kayo kunyari one rehearsal ninyo, pwede kayong mag-practice lang, focus on the diction. Yes. Yan. Kasi yung ginagawa nila, pinapabasa ko muna sa kanila. Diba, kunyari, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Yan. Lalo pag English,
Di ba, no? Di ba? Ayun. Pinapabasa ko muna sa kanila. Tapos, ay, lalo na to si Mighty. Chinese yan, te, Jake. Chinese kasi. Oh, sige, medyo, ano, may excuse kasi Chinese siya. So, talaga kailangan mag-speak talaga. Pinapabasa ko muna sa kanila para yung diction nila, yung enunciation is very important. Alam nyo ba, na kapag binago ninyo yan, in a second, in like today, this very moment, you can improve your singing already. Diba? Na, kasi alam nyo ba, especially pag bubuka ng bibig, pag yung salamat, salamat, may a, e, i, o, u, ganyan. So, importante yan na talagang ginagamit nyo yan pag kumakanta kayo. Kasi pag nag-open kayo ng mouth, nagkakaroon ng hangin, nagkakaroon kayo ng extra na power doon. Mm-mm. Tapos, yung pag ini-enunciate ninyo yung mga words, mas naiintindihan, iba yung clarity niya. Diba? So, yun palang baguhin nyo, better na ang singing ninyo.